Habang ng pila, paakyat, pababa, sa mataas na building ng City Hall ng Manila, yan. Tapos, paruot pa rito kasi hindi walang guide kung saan ka pupunta. So medyo nahirapan tayo. Pero tanong lang din para matapos. Then after yan, pumunta din tayo ng, dumiretso na rin tayo ng pa-renewhan ng LTO. Dumating tayo ng, anong oras? Sa oras na dumating? 3 o'clock. So nakahapon pa tayo sa different. At yung binayaran namin ay 300 pesos na lang! Yan lang ang good news dun. Morning mga ka-FM TV. Ayan, nandito na naman po tayo para mag-share ng kaunting kaalaman tungkol dito sa paano mag-renew ng rehistro ng motor natin ngayong 2022. So dapat meron kang account sa LTMS portal at magkakaroon ka ng username at password. Kasi bago ka makapag-renew, kailangan mong dito mag-login at ito maglagay ng inyong transaksyon sa LTO. So magkano ang halaga ng renewal ng motor? Ito ay nakadepende sa inyong sasakyan. Kailan naman pwedeng mag-renew ng motor? So ito, kailangan po natin i-renew ang ating mga sasakyan based dun sa last digit ng inyong plate number monthly schedule. Kagaya po na kung ang inyong numero ng motor na last digit ay 1, kayo ay mag-renew ng January. Kapag 2, kayo ay February. Kapag 3, ay March. 4 is April, 5 is May, 6 is June. Ayan. So, ayan po, meron din po tayong weekly schedule based on the second to the last digit of the plate number. Second to the last digit of the plate number schedule, weekly deadline, ayan, 1 to 2, 31st to the 7th day of the month, 4 to 5, 6 to 8, 6 to 8, that's 14th day of the month, and 2 to 7, 81st to the 21st day of the month, and 0 to 9, 22 second to the last day of the month. At sino ang pwedeng magrehistro? Kailangan ang may-ari. Kapag hindi naman ikaw may-ari, kailangan meron kang authorization. So ano nga ba ang mga requirements ng LTO para makapag-renew tayo? Kailangan mo magbayad ng insurance muna. Ayan. Pagkatapos yan ay pumunta ka sa emission test. At pagkatapos ay sa stencil. Ayan. At pagkatapos naman, kailangan mo ang motorcycle verification sa loob. Dito makikita ang mga violation mo kung meron man. Unfortunately, merong nakita sa atin at ito ay sa part ng Maynila. Tayo ay nahuli ng disregarding lane. Kaya kinakailangan pa muna natin pumunta ng LGU Manila para maayos ito. So dito, kailangan may 50 pesos ka para makapag-parking. Pupunta ka lang sa information ng City Hall. Ayan, itatanong mo at kapag wala ka pang notice, siguraduhin magdala ng Xerox copy ng iyong OR at original copy ng inyong valid ID. Kapag kawala naman, kapag ikaw ay authorized lamang, kailangan mo magkaroon ng authorization galing sa may-ari. Then pagkatapos na makuha ang notice, pumunta na po tayo sa EDP para kumuha ng reference number. And then kapag nakuha na po ang reference number, pumunta na po tayo sa mga designated kiosk para magbayad doon. Ito nga pala sa pagbabayad sa mga kiosk machine, kapag ang halimbawa ang babayaran mo ay 2,000 na fine, kailangan mong magpabayad ng 35 pesos dahil may charge po ito ng bayad. Pwede rin pong through online, gagawa lang po tayo ng MyGo Manila profile or mag-sign up po tayo sa kanilang website. Sa online ng Manila Go account naman po, meron tayong tutorial doon. Pwede po nating panoorin. Ilalagay ko pa ang link para mapanood nyo po. So ayan, after po yan na makapagbayad po tayo doon at matapos ang transaksyon, pwede na po tayong bumalik at isubmit ang ating mga requirements. Submit na po natin sa LTO ang ating mga requirements at pumunta sa cashier para magbayad. And then, after
Antayin lang natin saglit and congratulations! Tapos na po ang inyong pag-re-renew or pag-rehistro ng inyong mga sasakyan.